Hello guys, welcome back sa channel natin. So, para sa video natin ngayon magpapalit lang ako ng preno ko. So, ito reserba ko lang 'to. Nakuha ko lang dito 'to sa mga kakilala kong motor shop. So, after nung biyahe ko sa Dingalan, so nag-decide ako na magpalit na ng preno. Kasi parang medyo malalim na. Kaya ito, saka parang first time ko rin yata mag-upload ng brake shoe ng preno ng Yamaha. So, pwede to sa Aerox, pwede to sa mga YTX, alam ko same lang yan. Sa Sniper, tsaka sa iba pang mga Mio na drum brake. Kakaiba lang yata yun sa haba sa haba ng lining dito. O, tsaka buo. Yung dalawang klase lang na yun yung nagkakaiba to. Pero ito, galing to sa Aerox. So, ayan. Simulan natin. Ngayon ko lang na-realize na hindi pala ako nakakapag-upload ng tungkol dito sa yung paggawa ng ng brake shoe ng mga Yamaha. So usually yung iba nakaraan puro mga Suzuki tsaka sa Badja sa XRM, yung mga ganun lang. Pero dito sa mismong sa pang-motor ko hindi ko siya nagawa ng video. So kaya simulan na natin. Lagi ko palang paalala rin to na every time na may expose tayo or gagawa or maglilinis, dapat palagi tayong may suot na dust mask. So, masama sa baga natin yung brake dust, kaya dapat protektado rin tayo para sa kalusugan din natin yan.
So, hello guys, ha. Ito, nabaklas tsaka nalinis na natin yung brake shoe ng pang Yamaha. So, ito, sa tagal ko nang nag-upload din, ngayon ko lang na, ayoko pa, kung bakit ngayon ko lang naisipan na mag-banding ng brake shoe nung sa motor ko sa rear brake na pang ito. Pwede ito sa Mio, sa Aerox, at tsaka sa iba pang mga Yamaha na di brake shoe. Halos same lang naman sila ng ano eh, ng brake shoe. So ngayon sa akin ito, hindi pa ito yung kapal talaga niya, ninipisan ko pa yan. Hindi papasok to kapag kinabit ko kaagad eh, kinaglinipis pa ako. So siguro mga hanggang dito pa yung ininipis ko yan, ito, nandyan lang yan. So ito, original na brake shoe siya ng Yamaha. Binanding lang natin. Yan. Ito yung itsura ng lining na nakakabit. So yung nakakabit sa motor ko, hindi pa naman talaga siya totally palitin, pero medyo makinis na rin naman siya. Kumakapit pa naman, pero since maglilinis rin kasi ako ng brake drum noon, kaya isasabay ko na rin na palitan to. Since matagal na rin naman yung inaabot noon. Mahigit isang taon na rin nakakabit sa akin yun. Kasi kapag halimbawa kasi to, kuminis na yung part na to sa ibabaw, ginagawa ko lang dyan, nililiha ko lang, tapos yun, kumakapit na siya ulit. Since hindi naman siya basta-basta tumitigas kaagad yung lining na to, o hindi siya basta-basta nasusunog. So pinapalitan ko lang siya kapag yung nararamdaman ko na pag nagpepreno ko hindi na kumakapit, or mas maraming puwersa o mas mabigat yung tapak bago kumapit, yun, nagpapalit na ako nun. So yun lang, sana nakatulong sa inyo itong maiksing video ko na to kung paano ko ginagawa yung mga brake shoe ng Yamaha. So yun lang, salamat.